Patay ang isang aktibong pulis matapos na pagbabarilin sa tandang Sora Avenue, Quezon City kaninang umaga. Nakasakay sa motorsiklo ang biktima nang bigla itong barilin ng riding in tandem. Si Earl Lubinga sa detalye. Humando sa gitna ng kalsada sa tandang Sora Avenue, Barangay Culiat, Quezon City, ang lalaki na ito na nakasakay sa motorsiklo matapos pagbabarilin ng riding in tandem kaninang alas 9 ng umaga. Hindi pinangalanan ng biktima pero kinumpirma ng mga otoridad na rumisponde sa insidente na isa itong aktibong pulis. Kwento ng mga nakasaksi sa insidente, binabaybay ng pulis ang tandang Sora Avenue ng pagbabarili na lamang ito ng mga lalaking magkaangkas sa motorsiklo. Ayon sa anak ng biktima, may nakasagutan ng kanyang ama nitong mga nakaraang araw kaya hindi nila malaman kung ito ba ang dahilan ng pagpatay sa kanyang ama. Trabaho bahay lang yan, ma'am eh. Yun lang yung ano talaga namin sa kanya eh. Nagtaka nga kami, bakit ngayon nangyari ito sa kanya? Kung kayo, kung sino man yung bumaril sa tatay ko, di man lang kayo naawa, magre-retard na yan eh. Marami pa kaming ano yan, marami pa kaming gustong tulungan yan eh. Dahil sa insidente, pansamantala munang isinara sa mga motorista ang kahabaan ng tandang Sora Avenue dahil nangyari ang pamamaril sa gitna pa mismo ng kalsada habang inaantay kanina ang mga tao ng scene of the crime operatives para maiproseso ang crime scene. Nagkalat naman sa kalsada ang basyo ng bala mula sa baril na ginamit ng mga suspect. Naalam na ng mga otoridad ang pagkakilanlan ng mga suspect at inaalam na din kung may CCTV sa lugar na makakatulong sa investigasyon. Hindi ko pa ma-identify, ma'am, kung talagang ano eh. Kasi nung isang araw lang kasi may nakasagutan siya eh. So hindi pa namin talaga ma-identify kung yun nga, yung ano. Hindi naman po kami basta-basta nagbibigay ng tamang hinala para lang akusahan yung isang tao na may kasalanan man o wala. Kaka-promote lang yan, ma'am eh. Hindi naman din mamin masabi na alangan naman doon sa loob ng training center eh. Magkaroon siya ng kaaway doon. Para sa Eagle News, Earl Lubinga, we live in interesting times.